Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, July 25, 2020. Magandang araw po ng Sabado, umaga, tanghali, hapon, saan man po kayo naroroon. Sana po ay safe po kayong lahat dyan, saan man po kayo naroroon. Sana po ay lagi kayong ginagabayan ni God, saan man po kayo naroroon. Ngayon po ay ituturo po natin sa inyo ang isang orasyon upang makuha ang taong lihim mong minamahal. Pwede ito sa, kung halimbawa ikaw ay may taong gustong-gusto, pwede mo itong gawin sa kanya. Pwede naman po ito sa taong gustong-gusto mong bumalik sa inyo na hindi ang tigas ng kanyang kalooban at parang wala nang pakialam sa iyo, pwede niya rin po itong gawin. Sa nagkalabuan ng mga relasyon, maaari din po ninyo itong gawin. Pero guys, paalala po, bago po ninyo gawin ang orasyon na ito, siguraduhin nyo po muna ang inyong damdamin. Wag po itong paglalaruan. Kinapaalalahanan ko na po kayo. Wag po itong paglalaruan dahil hindi po maganda ang magiging balik nito sa inyo. Kahit ano pong gayuma o ritual na inyong gagawin, ay hindi po maganda ang magiging balik nito kung ito po ay inyong paglalaruan. Okay po. Ang paggawa po ng orasyon na ito ay Martes at Biyernes. Alas 12 ng gabi hanggang or alas 3 ng madaling araw. Martes o Biyernes. So for example, ngayon po ay araw ng Lunes, gabi. Pagdating po ng alas 12, doon ni po igagawin. Or pagdating ng alas 3 ng madaling araw. So kinabukasan po noon ay Martes. Hindi po pwedeng Martes ng gabi, alas 12 gagawin yung kasi Miyerkules na po yung kinabukasan. Pag Biyernes naman, halimbawa ngayon ay Huwebes ng gabi, pagdating po ng alas 12 ay pwede na po itong gawin. Or alas 3, kasi kinabukasan po noon ay Biyernes. So yun po ang ating paggawa ng orasyon na ito. Muli, make sure po muna ninyo ang inyong isipan, ang inyong puso, ang inyong nararamdaman kung talaga bang gusto niyo pong gawin ang orasyon na ito or gusto mo ba talaga yung tao na iyan or gusto mo ba talagang bumalik ang tao na iyan sa kabila ng inyong mga pinagdadaanan. Okay po. Ang orasyon pong ito ay akin pong isusulat mamaya sa ating description box. Hanggat maaari ay kabisaduhin niyo po muna ang orasyon na ito. Para po sa may mga katanungan para dito or sa ano pa man, ipalo niyo lamang po kami sa aming Facebook page na Pinays at Love at doon po namin kayo sasagutin. Hindi man namin kayo masasagot agad-agad ay sinisikap naman namin tugunan ang inyong mga katanungan. Okay po, ito po ang orasyon. Para po sa mga taong may lihim na iniibig, babanggitin nyo lamang po ito ng 3 beses kapag nakita nyo po ang taong ito. Kapag nakita nyo po ang taong ito, 3 beses nyo po itong babanggitin na nakaharap ka sa kanya. Nakaharap ka sa kanya. Pag kayo naman ay long distance relationship, babanggitin nyo po ito ng 10 beses. Pag nasa malayong malayo ang mahal mo, ang iniibig mo, ang nagustuhan mo, ay babanggitin mo po ito ng 10 beses. Hindi po ito pwede sa mga taong nakita nyo lamang po ang picture sa Facebook. Hindi po ito pwede kung, oh, gusto ko yung lalaki nyo, nakita ko yung picture niya sa Facebook. Hindi po pwede. Kailangan ay may connection kayo ng taong ito kahit papaano. Yung nagkakausap kayo, nakita mo siya or nakita kanya, hindi yung nakita mo lang siya sa Facebook. So ito na po ang ating orasyon. Ilalagay po ito mamaya sa ating description box. Excuse me lang muna, hinihingal ako. So ito na po, 3 beses po itong bibigkasin pag nakikita mo ang taong ito. Pag long distance relationship po ay 10 beses. Okay, ito na po ang ating orasyon. Factum et moraitum hom salakates saturnates, sumuko ka sa akin, kasinoto onoro.
Croster, Forinot, Katipa, Garinos, Noctay, Rayvan, Baranter, Egosom. Miamat, Miamhom, at Mojeri, Day, Gloriam. Yan po ang ating orasyon. Pag tatlong beses po itong babagitin pag nasa harapan mo ang taong iyong iniibig. Pagka sa kayo ay LDR ay 10 beses po. Muli pong paalala, wag na wag po itong gagawing laro-laro po lamang. Yun lamang po at maraming salamat.